Sige guys, dali lang yun. Paano na tayo na-record na yan? Dali lang. Okay, good evening guys. Welcome to our another, this is our 11th session. So, our topic for tonight is about virtual memory. So, this is in our subject, ITPE 312, operating system. So, we'll be going to discuss about another part of your memory allocation, which is virtual memory, and to know about the to do one sets of virtual memory. So this is our module 11 and chapter 11 of our session. So first things first, our objective for tonight is to discuss virtual memory in operating systems, value the importance of virtual memory, and understand virtual memory of an operating system. So virtual memory, you all know that your computer has an address which is stated in your memory that amount to physically installed in the system. So last time we discussed about physical memory and virtual memory. So this virtual memory is just an extra memory which is actually part of the section of your hard disk that's set up to emulate the computer's RAM. So this is equivalent of your random access memory, which is allocated in your computer unit. So when you speak about virtual memory, hindi dayagid ang totoo din yung memory na makita ninyo sa pass-lock ninyo sa sulod kasi PO ninyo guys. But this is an allocation with your RAM. So the main visible advantage of this scheme is that the programs can be larger than the physical memory. And it serves a two purpose. So first, it allows us to extend the use of physical memory by using disk. So second, it allows us to have memory protection because each virtual address is translated to the physical address. So students, this is just a view of your virtual memory. Just like in your cell phones, like for example, kabate ka mo kadang ginatawag na nga expandable memory ng ginabotang ninyo sa cellphone ninyo. So kung may dual SIM, then expandable memory, that is actually ang expandable memory that is allocated on your memory is your physical memory. Pero the theory behind that is the expansion is done through virtual memory. Okay? So this is an example of a situation when entire program is not required to be loaded full in the memory. Virtual memory is found in your RAM. So virtual memory, therefore, can attest to the buffering of computer programs. Okay, like for example, number one, user written error handling routines are used only when the error occurred in the data or computation. So just like for example, ang ginubra natin last time sa isa natin ang subject, which is not successful because may mga error bala. So kung you can experience error, the handling of error is based on virtual memory virtual memory allocation. So virtual memory kada nag-process. So number two is certain options and features of program may be used rarely. So rarely features can be done through virtualization. Then many tables are assigned to fixed amount of address space even though only a small amount of table is actually used. So all of those processes are being processed through your virtual memory. Then the ability to execute a program that is only partially in the memory would counter many benefits. Just like for example, double clicking an icon in your desktop. So virtual memory kada guys facilitate kadang .exe ng program kayong icons. Then, less number of input-output would be needed to load or swap each other using computer programs into memory. The best example for this is that kundi ang browser na ginagamit ko is a Brave browser. Why ko gagamit ka Google? Pero ang Brave browser is based on Google, on Chromium nga program. So the same siya sa Google man gyapon. However, guys, kung like for example, pabayaan ko lang yung browser ko, i-shutdown ko yung computer ko. Pag open ko liwat ka computer ko,
Kung ano yung makita ko sa browser nga na last time, ang last kong makita, ang mamadayad ng programs or things nga makita ko sa browser ko kung i-start ko gyapon. So this is possible because of virtual memory allocation na nakastore sa inyo ng virtual memory. Then a program would no longer be constrained by the amount of physical memory that is available. Constrained means if you are inhibiting a certain factor for your memory protection, so which is done through the processing of virtualization. Then each program could take less physical memory, and then more programs could be run at the same time, with corresponding increase in CPU utilization and throughput. Ang ginhimo natin last time about mag-expand kita ang memory within sa computer unit natin. So, bala itong ginhimo natin na activity about sa pagdugang ka memory using your flash drive. So, ang activity nga ito, guys, would inhibit us that virtualization is really possible. So, that is a very good example of virtualization, no? Kung ano yung kakatabo sa ano nato, sa computer nato. So, modern processors intend for general purpose use. However, a memory management unit is built into the hardware. So, this translates to the virtual address into the physical memory. So, take note that the best example is this on the slide natin, sa presentation natin. So you can see their virtual address and the physical address we're in. Kung ano yung corresponding data nga makita ninyo sa physical sa virtual address, ang computer nga ga-allocate kada guys sa ang allocation kadang memory sa virtual address natin, may corresponding siya na equivalent sa physical address. So just like for example, pero it is not chronological, meaning to say kung sa virtual address siya, possible ang chronology, meaning pasunod. Pwede. However, when you go to the physical address, because ang, as I've said, your hard disk, nag-libot siya, nag-tuyog. So that means, mag-save ka mo, garap ta ang file sa location ng physical address git. So there's no such thing as fixed memory spaces that you can see on the physical address. Pero it is possible through your virtual address. That's why you may wonder, if you're going to look for a file, makita nyo lagi siya. Shopee 1111! Shop na! Because, pasayad na Shopee. Because, ano guys, because of the equivalent of the physical address. So, memory types into the physical address. Okay. So, another topic for virtual memory is demand paging. As you can see on demand paging, you can see here main memory and secondary memory. So, there's a terminology that you can see that is swap in and swap out. So, when you speak about swap in, this memory are being done from secondary memory to the main memory. And then, from main memory going to the secondary memory. Okay, what do you mean by that? The best example of this, para hindi mag, ano guys, maglabog yung explanation natin kung mapasa lang din ako sa module. The best example for this is when you are going to store data from flash drive going to your computer and from your computer going to the flash drive, vice versa. So demand paging is done through swap in and swap out of file. So you will notice that depending on the medium of the saving procedure, eh, do karo nabi guys, ang USB natin may version na sa 3.0. Do karo 3.3 pagani guys ng version. Ang 2.0 is ang common na USB na universal serial bus na makita ninyo nga ginasaksakan natin. So usually the color of this is black. And then ang fast USB, which is 3.0 and 3.3, you can see the color there sa laptop nyo or sa computer nyo, ang color niya is blue. So, natawa nyo yung laptop nyo, kung nakita ka mo blue, that is fast USB. So, the process of demand paging goes in when you are going to swap in a file from your flash drive going to your computer and swap out
from your computer or to the main memory going to your secondary memory, which is a flash drive. So take note, ang flash drive is secondary memory siya, kaya ginasaksak niyo pa. Ang main memory natin is you can see there sa aton nga CPU mismo or sa computer natin. So that is demand paging. So the terminology lang din is swap in and swap out. Oh. Ah. Okay. Hindi nag-add akon nga text. Hala. Okay, palpak. Sige, sige. wait lang. Nag-ano ko, nag- Hindi nag-add akon nga text. Okay, sige. Stop na sharing. Okay, let, I'm sorry for the delay. There's something wrong with my presentation. I'm sorry. Sige. Anyway, continue our discussion. Sa ano, let's continue our discussion by madiretso kita guys sa module na to. That is backup na to, no? Okay. I'm sorry for the inconvenience because okay, when we speak about page replacement algorithm, diretso kita sa algorithm. The definition of an algorithm, guys, is this there are set of instructions that you need to follow in order for you to come up with a programming or which is done in your computer unit. So algorithms is used in computing and programming. Algorithm is very much appreciated when you are going to consider a certain thing or do a thing that you need to do, not only with your computer but also in other processes. So algorithm. Pero algorithms are commonly used in programming sa pag ano natin, because algorithm will guide you from step one going to step two, or how many steps that you're going to undertake in a certain programming procedure. Now, when we speak about page replacement algorithm, so these are the techniques used on an operating system which decides memory pages to swap out or write to a disk kung a page of memory needs to be allocated. Meaning to say, ang page replacement algorithm ninyo is the one responsible for swapping in, to yung kaina, yasa ng ano na ito, diagram, sa demand paging. So, when you are going to swap in or save a file from your flash drive going to your main memory, or you're going to save a file from your computer going to your secondary memory, that is vice versa, ang protocol kada ng algorithm is the page replacement algorithm. So meaning this page replacement algorithm is the one responsible for the input-output statement or transfer of file from your secondary memory going to your main memory, or from the main memory going to the secondary memory. So when we speak about a reference string, let's go to reference string. Don't worry guys, I will not give you an activity which mag-compute ko mo ha. What we're going to have for our activity later on will be diagramming. So you just create a diagram. Now let's go anay for to the reference string. When you speak about string of memory for references, we term it as reference string. So therefore, reference string are artificially tracing a given system and recording the address of its memory reference. Meaning to say, this is just the recording of your memory references. So then it produces a larger number of data where we note two kinds of things. The first one is for a given page size, we need to consider only the page number, not the entire address. So, a little background there, Anay. A little background sa saving of file. Kay ang, di ba, ang computer ninyo cannot understand the letter A, letter B, or any letter or any number. What your computer can understand is the 1 and 0s, correct? So,
May terminology kita nga, 8-bit of information. 8-bit ha, is equivalent to 1 byte. And then 1 byte or a string of bytes would comprise about 1 data. Okay. A certain amount of data is comprised of 1 record. And a number of records is equivalent to a number of file. And then a file becomes a becomes data when there is a certain highlight or a page number. So ang example ko last time about atong labeling sa parang una kayo ay pa computer, yung na-label nanda guys sa mga ano is ang sa steel cabinets na ginabutangan nanda ang ka-mark or ka-letter kung diin dato na save ang file. Like for example, Palomo, ang apelyido Palomo is letter P. So pangitaon ninyo sa dang steel cabinet nga may letter P. And then sa sulod ka cabinet nga dang letter P, pangitaon mo to ang folder ni Palomo kung example mo pa doctor siya or ano para makita ninyo ang patient's records niya. So just like that in example, your reference string naman in your computer is the one responsible for labeling the markers. So ang reference string kana kada nagabutang kun diin siya kun letter P or letter Q or letter R. A purpose na kada is for you to immediately or for the computer to recognize kung diin na space niya gin butang ang address ka tong file na palo mo kung computerized doon. So that's the main thing about reference string. Now, there are two things that we need to consider. First is to page number only, no? Or page marker. Not necessarily a page number, pero page marker kada itawag yun. Ay gina-mark niya kung diin nakasave ng letter or number ang file nga daan. So, and number two is if we have reference to page P, then any immediately following reference to page P will never cause a page fault. Meaning to say, it generally construct itself within the boundary of the labeling because to avoid errors. Kung para hindi makita, para hindi siya magsala or direkta niya nga makita. That's why madasig niyo nga ma-retrieve ang data or makita. So pagkita na, i-retrieve na lagi ang file. So just like you, example, kung diin mo gina-save via, ano niyo, via file, nga kinanilan nyo lang taon, makita nyo lagi, i-search nyo. Kung hindi nyo makita, i-search nyo siya. Pag-search nyo, pira lang ka seconds na yan doon nakabutang sa display. Kung diin na ito ang nabutang. So, kung padalman ito, pagidaya ang reference string, kung mag-Google search ka mo, guys, automatically, ang Google results, amo dahil ang sample ka reference string na ito. Okay, so let's go to FIFO, or the first in, first out algorithm, because last week, we discussed about this one. So the FIFO or the first in first out algorithm is the oldest page in the main memory, which is one which is selected for replacement. So the very good thing about FIFO is that kung ano yung unang nga naga first nga nagagsulod ng data within sa save sa ano naton sa computer bank memory, amo madaya pinakauna ninyo makitaan or ma-retrieve. Ang kinalain ka FIFO is ano ko siya guys, i-compare natin siya sa stack. Ang stack is like for example magpanghugas ka mo ka plato. Okay, not necessarily ano ang kutsara kag tinidor ha, ano lang dang ano lang yun, plato lang yun. Kundi, kung sino ang una magtapos kaon, ang tanang inabutang na yung plato na sa may lababo. So pagbutang na dyan, amo dahil yung pinakaunang data ko noabi, ang unang plato. May magkatapos, kung lima kamuga kaon, ang ikaduwa, ang magtindog, ibutang na yung plato na sa ano, natampokan itong una. Hasta nga matampok, matarapos na kaon, ang orihi ka, butang ka plato, amo dahil yung una nga magwa, kahit isa babaw siya mo. Yung pinakauna to kay ina nga plato na ginbutang sa lababo, amo tayo pinaka-origin magwa.
So that is an example of your stack algorithm. When you speak about na first in, first out, meaning to say, kung sino yung pinakauna nga nagsulod nga ano nga data, ano yung man yung pinakauna na nagawa sa data. So just like, ano, imagine ninyo guys, may tubo, may tubig. So kung butangan nyo ka, kung ipasulod nyo yung tubig sa tubo, kung yung una nga, butang ka mo kadang olen, may olen, may ang ginapangan yung black rang una ng bola. Lain-lain na nga color. Kung ang olen nga orange, isulod mo to, tanaya, tapos butangan mo ka iba ng color, ka olen. Kung ano yung pinakauna mong gilbutang sa sulod katong tubo, amo mo to yung unang magwa. So that is an example of your first in for first out algorithm, which is FIFO. As you can see, take note, guys, the process. So you can see the reference string here. Ang reference string natin is 0, 2, 1. Kung 0, 2, 1, 0, 2, 1, 6, 4. So pasunod. May reference string kitang yun natawag, may misses, kag may fault rate. Ang reference string natin is dyan yung mamanan kung ano yung pinakaunang data na nagsulod or yung pasulod, which is diado siya, nakastock. Then yung misses niya is not the asawa, but kung ano ang nalikawan or ang nasaplingan niya data. And then ang ana nga diagram, ang fault rate naman is kung piraya percentage ka success kapag first in, first out ka data. So all of these things, guys, you can see there on your, because take note of this because this will follow in your activity later on. Okay. May ginatawag man kita, guys, on our last three topics, we have the page buffering algorithm, we have the least frequently used algorithm, and the most frequently used algorithm, or the LFU and the MFU. Okay, let's discuss anay ang page buffering. So, as I've said, ang buffering na term is just the temporary storage of the file. Maglabay lang daya sa kanon ninyo sa memory. This algorithm, supposedly, to buffering, this one is not the hosted memory, meaning to say, hindi siya ang fixed memory nga naghanin sa computer ninyo or sa kung ano nga data ang download ninyo or upload yung data. When you speak about buffering, kung kita ninyo guys, pareho kagatabo kayo na, ang globe ng bisyo siya, then sa internet natin, mag-YouTube ka mo, nagatiyog. So kung nagatiyog lang ang gatiyog, that is buffering, meaning to say, it gathers some bytes of memory nga magsulod ka na para nga mapa-play na ang kung ano ang nabutang sa dang medium, which is ang YouTube abi, no? So kung nagatiyog lang siya, that is buffering. And there is a certain algorithm that governs buffering. Kay guys, kung mag-run out, gulpe, ang karan nga ka-display sa computer ninyo, madura daya. Madura siya. Itungod nga ang nakabuffered nga file, hindi siya ang tutuod nga file, this place, madura doon in kaso nga maduraan ako ka ma-brand out gulpe. So, hindi nyo ma-save abi. Another example is sa Microsoft Word, to mag-brand out or mag-utod ang power, you will notice na may dyan nga dang file nga nang naka-save doon or na-recover nga file. Ang na-recovered nga file is ginaano lang ka Microsoft Word sa memory kung diin ang last nga na-save na nga data. So kung diin ang last nga na-save na data, may ganit may function nga mo ka. Dahil ang unang write pa mo ka, dahil mas-start ka ganit sa puno-puno kung wala mo na-save na data mo. Pero, since there is a certain buffering algorithm, then it is made possible. So, what is page buffering algorithm? Number one, to get a process start quickly, keep a pool of free frames. Free frames are the bits of memory sa memory ninyo, guys, nga nakasave dayan. Kung ang isa ka frame may sulod, hindi na doon daan masiban.
kung isa ka, depende sa kalabugon or kasanggudon kanyo nga data, kung pira ka frame ang pwede niya ma-occupy. Just like for example, ang isa kang MP3, ang standard niya size na is limited sa 3 MB to 7 MB. Magsobra ka da, duwado da ka frame niya, ano na. So, example, kung 7 MB ang capacity ka isa ka frame, kung magsobra siya, sa second frame niya i-save ang continuation. So that's why kung example, hindi ka mo matingala kung magpamatik ang mong music na nag-utod-utod ang music niyo. That is hindi siya or may error siguro pag copy niyo or sa frame nga da guys, ang palyado ang memory nga na si Van ka frame. I mean to say, may mga bad frames manabi eh, depende sa flash drive niyo or sa kung ano yung medium yung nagagamit niyo. Kung sa computer ninyo, kung bago, ang frames na kada, way pa dat mga utod-utod. Pero magbuhay da, maglima katuig doon niya, ano na, especially mga laptops, nag-degrade ay frames na. Dali, mas buhay guys ang laptop maano, mas dali gali ang laptop maanohan ka frame. Mag-minyari ay frame na kaysa ang hard disk sa computer naton. That's why nga kung ano, ako pa mangutun yung mas prefer ko pa na mag-ubra sa computer kaysa laptop. Kaysa laptop, dali na siya maminyar ang frames. So, yakon lang na hindi nyo pag-rubo-rubohon niya nga ubra ang sa laptop ninyo. Kung gusto niyo guys, nga protektaran ang laptop nyo kung bagong bakal or ano, bakli nyo ka-extra nga keyboard kag mouse na wireless. Kay kung pag gusto ko mo lang patik-patik kag ano para hindi maguba lagi ang keyboard na insan si Sir Ayan tanan do manulo niya bago laptop na way na ginagamit ya keyboard na ka laptop na tapos nung bakal pa ka na ka mouse pwede man lang magpindot nilang kadang ka mouse ano dai ang ano bla sa mouse ka laptop pa. Guys ambal ko ang way ko hindi manol ako hindi kada manol ako ang akon lang ginaprotektaran ko ang frame ka data ninyo sa sulod. Kaya insa, dali na mag-minyar gani. Luwas nga ang hardware ka laptop nyo or ang keyboard na dali maguba. Kag ang mouse nga ano, sagad nyo patik-patik. Dali na siya malusbot. Ang isa pa gid ka panumduman natin is sa buffering ka ng ano ninyo. Amayad lang kung SSD ang gamit nyo. Kung hindi, hard disk naman. Actually, dali na siya ang sa laptop. Dali na niya maminyar ang frame niya. That's why matingala ka lang. After 2 years, 3 years, ang laptop mo mahinay doon. Kaya tungod na muda. Ang frame ninyo gakaminyar. So, number 2 is on the page default. Select a page to be replaced. Ang replacement kada guys, may special program para dyan. Ginagamitan ninyo kung nakaagi ka mo defragmentation itong activity naton. That is a very good example of taking care of your page fault sa pages. Ang number 3 naman is write the new page in the frame of free pool, mark the page table, and restart the process. So this one is about sa buffering ninyo nga control na wherein why ka mo stable nga connection or probably hindi it mayad yad ang or na virusan ang inyong flash drive or hindi compatible ang flash drive ninyo sa dang saksakan kadang ano ninyo. So saksakan PSB. So sometimes gamatter ang amo nga situation, ang suggestion ko lang guys, if you're copying any file or downloading for that matter, patience gid kay maano gid matapos gid na. And then number 4 is now write the dirty page out of disk and place the frame loading replaced in a page full page in the free pool. If you will notice guys, kung may dyan ka mo abing flash drive nga ipindot nga ibot saksak ninyo sa dang ano niyo, sa dang computer ka friend niyo or ka kilala niyo. Sometimes nga ano siya disk repair. Kung naka-encounter ka mo kada, that is an example of dirty page out. There is nothing wrong with sadang algorithm na ginaano ninyo pero hindi compatible ang ano niya
ang file system, pwede nga ng NTFS ha, or FAT, file allocation table, or NTFS new file system. So kung medyo pagkikita nga dinatawag ng UFI, kagang ang ganitawag, mag-o ng UFI nga da, UEFI. So kung hindi siya compatible, bago, ang UFI is new technology again kaysa NTFS sa FAT. So kung hindi siya compatible, it may ilang taon ka computer ninyo, gina-term na da is dirty page. So ang gina-obra na ka da, para nga hindi siya mag-dirty page, gina-repair niya. So kung mag-encounter ka mo ka da, i-repair niya lang kaya disk ninyo. Hindi niyo pag-reformat. Kaya kung i-reformat niyo, yeah, file ninyo na save sa flash drive, madura siya. Madura. Okay, when we speak about least frequently used algorithm, ang wala ninyo gawag yung dayag yung ginagamit, pero it matters in your algorithmic function. And the most frequently used are the ones which is based on argument, that is with the smallest count was probably just bought in as and yet to be used. So these are not overly used memory spaces. When you will notice, if you were going to reformat your flash drive, for example, if you're going to reformat your flash drive, for example, kung ang capacity niya is 16 gig, you will notice after the reformatting, hindi gid it 16 gig na ubos-ubos siya. Ano na. 16 gig ang physical memory niya, pero yung virtual memory niya, magalabot lang guro mga 14 gig. Kaya sa ang spare nga gigabyte na makita ninyo guys, or hindi nyo makita, or dayan man lang siya sa flash drive ninyo, and those are files which are allocated sa file system. So din ginagamit ang file system. Ginagamit ang file system sa most frequently used algorithm kasi sa least frequently used algorithm. Kanayon nag-regulate guys ka inyong kung ano yung nagasulod ng data, halin sa computer ninyo kanto sa flash drive, or halin sa flash drive pa kanto sa computer ninyo. So those are the facilitators, kumbaga, na kung sa mga training of trainers, mga trainers, kung saan yung leadership training nyo, bila kamo ga-train sa mga, kamo yung mga leaders, kamo ga-train sa mga constituents nyo na sa muda. Those are the file systems. So this handles the LFU and the MFU. Okay, so based on the algorithm, ka computer ninyo. Now, on our activity number 20, it is called optimal page algorithm. What we're going to do, guys, is to research ka mo optimal page algorithm, ha? Huwag nyo dyan makita sa module natin, di. Pero sa computer, you can see this in, I'm sorry, sa internet, you can see optimal page algorithm. So search nyo lang sa Google, and then, ang imuon ninyo, guys, is to draw a diagram just like this one sa FIFO, the first in first out algorithm na may reference string, Mises, kag-fault rate. So, i-save nyo dahil, guys, sa inyong Microsoft Word, and ang activity ninyo nga daga, i-upload nyo sa Google Classroom. Okay? So, activity number 20 dahil, optimal page algorithm. The same thing with activity number 21. Your activity number 21 is called least recently used algorithm. And you cannot see this in your module. However, again, you can see this in Google or in the internet. You research for this, and then madraw man ka mo ka diagram na pareho kadaya sa FIFO na may reference string, Mises, kag fault rate. And then, i-upload nyo lang sa Google Classroom natin. Okay? So, I think that is all for the presentation this evening. Do you have any questions? Okay, stop ko dun presentation ko. So, questions please, may pamangkot ka mo guys. Regarding sa topic natin sa ng virtual memory. Actually, ang virtual memory ninyo is just a suppository of algorithms na ginaano ninyo. Pero this one has an equivalent
equivalent in your physical memory. Okay? Physical memory ninyo, hardware. Ang hardware ninyo, ang susunod din mismo ang makita ninyo, ang memory sa computer ninyo, which is dual possible memory. Number one is RAM. Ang sa RAM nato, random access memory. Physical memory da. Kag ang RAM, ang memory nga makita ninyo sa hard disk naton, na allocated sa hard disk. So these two are your physical memory. Mga physical memory dasan da, guys. Now, pag-install ninyo ka software sa or operating system sa sulod ka inyong laptop or ka desktop. Now, ang gamiton ninyo, ang mga partition na ginagamit naton, kag ang ibang allocation sa memory, makita ninyo ano siya, hindi na siya physical memory pero virtual memory to daa. Kag ang virtual memory naton may mga algorithm, kundi kita nyo to durudurong algorithm sila to kabilog. Ang algorithm nga daa muna yung nag-facilitate ka mga file sa main memory kag sa mga secondary memory or sa ibang nga interaction kay inyo nga computer. Okay. So, questions please. May pamangkot ka mo. Shout out lang kay Gemstone, kay Josh, kay Hope Joy, kay Faith, kay Ruby, good evening, kay Krisha Jean, kay Efren, kay Chains, kay John Paul, kay Josel. Okay. So, good evening lang gid kaninyo. Sino pa yung mag-greet? Okay, thank you guys for attending our class. Nahidlawid ko kaninyo, kay kalabanan kaninyo guys, bago lumanag ano liwat. Butang balon na baton ninyo, ya allowance ninyo. Ya internet allowance na baton ninyo, kag nag-attend ka mo ka ano do karon ka session natin. So thank you guys. Kapag attend ninyo tulad ng gabi. Idugang ko lang din sa ano naton sa virtual memory. Ang virtual memory nagkatabo lang din sa transfer ka file sa inyong computer kagang sa secondary storage. Pero in the future, hindi nyo doon daya makita gid sa computer naton kay insa i-replace daya ka technology nga ginatawag naton na cloud computing. So, kung nagagamit ka mo ka Google Drive, actually ang memory nga gina ano ninyo sa virtual memory, that is an example of virtual memory man. Pero hindi na siya secondary memory. Ang guwa na kada, instead of secondary memory, may ginatawag ito nga main memory, paadto sa cloud. Cloud do lang ang term. Kay ang cloud nga storages, amod ay future naton or future technology nga gamito naton, sorry. Kag nagaamat-amat do kita kada. Kay do karon, ma-face out do kada, sorry, flash drive, is lando ninyo ka cloud memory. Mag-save ka mo, i-save na doon lang sa cloud or sa Google Drive. Kabay pa kamaan ka mo mag-save sa Google Drive, no? Kung hindi pa, i-demo ko kaninyo tulad. Okay, at least ano, mamanaan pa ninyo, no? Okay, I know mamanaan ninyo, guys. Muna ka simple lang din, no? I-demo ko lang. Makalilate. So, present ko lang. Okay, there are two ways na pwede ka mo ka save sa cloud or sa ang example ko lang sa ano Google Drive, no? So just like for example on your URL type nyo lang drive.google.com or pwede ka mo kadto sa ano sa Google. Okay, i-type nyo drive.google.com then automatically madireso ka mo sa Google Drive. Or, ang isa ka paagi is type nyo Google and then click nyo ang saan na nga dang daya, guys. So, pangitaon nyo di ang drive. Okay, so, diyan ka mo sa Google Drive. Paano ka mo mag-upload ang file? So, kung mag-upload ka mo ka file,
Katulong lang kamo sa niyo. Medyo may na yung internet na ito, no? Wait lang. I'm sorry. Medyo may na yung na internet bilang adlaw. So, pasensya lang gid. So, patapusan nila ang inyong mag-drive ninyo. Pwede ka mo ka. Add to sa new. Then, file upload. So, kung isa ka folder ang i-upload ninyo, hindi ka mo sa may folder upload. Okay? So, kung file upload, isa lang kabilog. Pag-click nyo ka file, ma-open ang window ninyo de. Then, i-click nyo ang file. Like, for example, Microsoft Word rubric, sabi, no? Then, i-click nyo open. And then, manotice ninyo guys, may nabutang di sa may bottom right, upload. So, upload complete. Kung upload complete na siya, ang file nga gin, ano ninyo, nga gin-upload, nakasave do dyan sa ato niya Google Drive. Yeah. So, pangitaon natin to, ang file, medyo mahinay, no? Kay internet natin. Okay, so, yeah. This one. Makita ko na ito itong rubric. Na, so, ang rubric na gina-upload ko na nga naka Microsoft Word, yeah, doon sa diyan na. So, kung double-click ko da, na, okay. So, ma-display ang content ko itong document na rubric ang sulit niya. Okay, wait lang. Samtang nag-loading siya. As diyang content ka Google Drive na ito, no? Okay, nag-loading. So, kung matapos ang loading, kamo dyan sulod ka itong rubrics na ito. Documents. Kamo dyan. Ang sulod na file. Okay, I'm sorry because may hinay ka dyan internet to lad. Okay, so patience lang. Na kung paano man magkamong mag-ano guys, mag kung gusto niyo i-retrieve ang data or ang file, mag-retrieve ka mo ka file, atunan niyo lang sa may idea, sa may file ang gusto niyo i-download, then right-click niyo lang da. Okay, medyo na, okay. After right-clicking, makita mo din sa medalla mo, download. I-click nyo lang download nga ano nga menu. Pag-click nyo ka download, okay, so rubrics.docx. I-save ninyo sa download file and then click save. Na, diyan naman. So sa taskbar na ito, sa baba ka taskbar, makita nyo diya. Okay. Then, i-click nyo lang. Pwede doon ma-open ang file. So instead ka diya, which is this one is a diamond, ang Microsoft Word naton diya the day. So possibly pareho ka diya ba na diyo ang itsura na. So kung i-open naton, kulaton lang natin siya mag-open sa so, Word, higin download naton doon. Okay, yung word ito, may hinay man. Ito na ito guys, na mag-open na. Okay, so dalawin sa Word. Ang ato ang naging download, halin sa Google Drive. So, sa module na yan. Sa Word na siya. Word na siya. Ang isa nga ito, sa Google Docs, naka-open. Okay, so close ko lang. Just common ang Google Drive. Kaya medyo ang good na kaon na sa space. Kagamot na guys, mag-upload o mag-download sa cloud. So, ang inyong .edu account sa Google,
automatically may diyan ka mong unlimited storage sa Google ano. So swerte ka mo guys kinsa kung may .edu ka mo, unlimited doon ang inyong ano, unlimited doon ang inyong pag-save ka file sa Google. Pero kung ordinary ninyong account, limited na kamo sa 9 sa 15 gig ata. Oo, 15 gig. Pero mas yun pag-ani 15 gig, kung importante mo lang ang file, pag mga papeles mo lang yun yung upload ninyo. Automatically, anong makatipid din ka mo guys? Kung kinala nyo lang din, internet lang. Kaya kung why ka mo at internet, hindi ka mo ka-upload or download sa Google Drive. Kinalaan ninyo internet connection lang. Get stable internet connection. Hindi nyo kinalaan ang flash drive, external flash drive. Ang may limitations lang kita sa pag-upload or download. Ang limitation natin is, hindi ka mo ka-upload kahanggod na file. Kag mga pelikula, abe, na pag-gig, hindi pwede, bawal. Mga pelikula, mga movie nga. Pwede ka mo mga movie nga na short ano lang no, mga pira ka MB. Pero ano ka da, other than that, hindi ko mo ka-upload. Kalabanan, mga documents, good. So ano da, amo lang the limitation na. Pero ang ginaubra ko guys, kung gusto niyo mag-upload ka mga pelikula ka gano, duro yung equivalent storages ka kaiban nga ng ano, competitor ka ng Google Drive. Ang OneDrive ninyo sa so Microsoft, pwede ka maka-upload to ya OneDrive. Ano lang siya? Ang free niya lang is 100 gigabytes. Pero dapat may stable internet connection ka mo. Ang pwede man ka mo sa may, kaagay man ko gamit sa Digo, kag sa Dropbox. Ang pinaka-paborito ko sa tanan ng Dropbox. Kaya sa Dropbox, makapagusto ka ka-upload ka ano file. Duro doon yung mga drag ko kung installer na ginapang upload ko, tuyad ko sa Dropbox. So sa cloud lang, hindi doon lang sa ano. Marami ang Dropbox gani, marami siya gamiton. Pero ang ano ang problema sa Dropbox, ang security niya, hindi siya stable. Unlike sa Google, kung gusto niyo mga confidential file, mga certificates niyo or ano, naka-PDF, i-save niyo guys sa Google Drive. Pero kung gusto niyo mga hindi man kinalang mayad na security or iba pa rin nga ng ano nga file nga pwede niyo upload mga pelikula or short films or MP3, gamit ka mo Dropbox or Digo. Ang spelling ka Digo is DEGOO or Dropbox. Dahil yung mga cloud storages na kinaano nato pwede magamit. So that is an example also of virtual memory, abi, ang cloud. Pero ang cloud naman is required sa ka internet connection give. Okay, so any questions about virtual memory, guys? Hindi dayat lain ang virtual memory sa ano, i-take note niyo lang. Lain ang virtual memory sa virtual sa VR bala, virtual reality nga ng ano. Na ilang doon naka ano doon ka VR glasses sa Google or sa iban. Ang ano bala, ang sino di ano ni Alden Richards, ang mga fans ni Alden Richards. Si Alden bala, sa Alda ba? Ginanta ko mga bulaga ka ng una. Si Alden Richards, kilala niyo si Alden? Kung ano, kung kilala niyo si Alden Richards, may concert si Alden Richards. Tapos pa-register ka mo, ang imuunan na kung pa-register ka mo, padaraan na ka mo tickets. Pero may backlog yung tickets na. Virtual concert na yan guys ni Alden Richards. Virtual concert na. Huwag ko kumaan kung saan ko. Nakitaan ko lang. Nabasahan ko lang na. Pero huwag ko ginmain. Pwede, this is an example of virtual reality, ang VR. Iba daya sa virtual memory nga ginaan natin. Although, ang virtual memory sa virtual reality na ano man, kay ginagamit man sa virtual memory mo, ang virtual reality. Ang virtual reality naman siya, as I've said, ang mula ng technology nga ginagamit mo karoon, no? Nga mag-view ka mo ka mga virtual events or virtual concerts sa internet or sa ano, kay do karoon, hindi ka mo kulang tao sine. Ang sine do karoon sa online do lang. Or Netflix do lang ka mo, guys. Libre pa. Na bayad lang mo 145 kung maubos siya free na nga subscription sa 1 month. Kapagusto pa ka mulan tao anime or pelikula. Ang balik kay Alden Richards, no?
bayad ka mo sa Paymaya or sa GCash, pero to 600 something. Then padaraan da ka mo, ipadaraan da ka mo IPLBC da, daraan da ka mo ka VR glasses. VR glasses ang virtual reality. Ang obrahan ninyo, i-attach nyo sa cellphone nyo ang VR glass. Tapos ibutang mo daw mo daw. Diyan nag-aamo ka mo ka daw na nakahang dali sa ng mata nyo. Tapos ang kung i-play ninyo yung concert ni Alden Richards sa amo dyan nga oras, sa amo dyan nga adlaw, or sa YouTube or something, kung diin, depende. Basahan nyo lang yung description na makitaan ninyo si Alden Richards nga daw nag-concert sa tubang nyo. In virtual reality lang, kaya may VR glasses ka mo. Then, sa cellphone, I mean, bisitad. Ayan eh. So, amo dito guys, ang sa virtual reality, tanang ano. Although, ang virtual reality, medyo lain man dalagawa, tanang topic. Pero, actually, ano siya, nag-connect siya sa virtual memory. Nga dang, ano na ito, hindi, pagkanto ka. Virtual memory, nga dang, ano na ito, nga dang topic na ito for this evening. So any more questions or pwede niyo guys i-shout out kamo. If you have questions, you can put your questions sa chat box or you can speak directly sa ano ninyo sa lang diado karon. Okay. No more questions man. Okay, sige guys. Sige. Dawa ido man ako iti ano gid. Thank you for joining me this evening sa klase naton. Once a week man lang daya. So, advance Merry Christmas gid. Although it's 17 days to go no to Christmas, 17 or 16, I don't know. Rapid lang. Sige. See you next on Thursday. I hope that you can have a fruitful session on Thursday. And good evening lang git sa kaninyo dyan tanan. Okay? Sige. Thank you, Gid. Ngayon, good evening git sa inyo tanan. Don't forget to have your screenshots para nga sa inyong attendance. Mayat pa siguro, guys, para makip track ko ang inyong attendance instead of being ano guro tuya sa may mo lang ko ka Google Form siguro para sa attendance ninyo, no? Kay medyo, ano, daw, parang ma-ano ko get, ma-trace ko get kung sino yung nag-attend, no? Sa Google Attend. Link ma lang da, guys, ah. Nga itao ko kaninyo after the session. Yun na may himuon ko pamanda siguro. And then, parang nga may basihan ako. Actually, attendance is not part of your grade sa klase naton. Pero instead of attendance, sa recitation, daya man to. Recitation is 10% ka grading. So don't forget to ano to attend your class or go to the link after the classes. I will not post the video in the group naton, pero you can see the video sa YouTube channel sa Polgard at ano, Polgard Tech. Ano lang ninyo guys ha? I-search ninyo, kaliog lang, sa classmate ninyo, hembalaan nyo, search nyo na Polgard Tech. Ang spelling niya is P-O-L-G-U-A-R-T Tech. Okay? Kaya so, na-notice ko, kung i-post ko sa may group naton, nagabutang lang kamo itong present kamo, pero actually, kung i-click ko lang, tawon ko yun ng ano liwat, why nyo ginalantaw? So, mulang daguro. And then for the attendance, pwede man gapon ka mo ka butang attendance sa screenshot kaya sa may Google Classroom naton or sa next meeting, sa link doon lang na akong ibutang. So, ma-open lang ang link kung sa oras nga pag-session naton, which is sa subject naton siguro tonight, IT 312, ay isa ka oras bala. Then, after isa ka oras, ma-expire doon yung link. Para nga matrace ko yun kung sino yung attend or okay. Because I'm giving points, extra points sa nag-attend na kaysa wala. Okay? Although, hindi, okay man kung watch attendance, okay man problema. So, see you guys. Thank you so much for the attending. Goodbye dun yan. Bye-bye dun. Thank you. Bye-bye.
Nubos mo yung mic. Bye. Ako ba tayo? Sorry. Bye, James. Bye. Bye. Thank you, guys. See you next meeting. Bye. Okay, sir. Good night. Bye. Bye-bye. Oh, good night, Kier. Good night, Ged. Thank you, Faith. Bye. 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 Oh, good night. Rachel, thank you, Rachel. Josiah, bye. Thank you. Good night. Gideon, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Rachel. Nag-attend ka. Thank you. Na-late ganito, sir. Sorry la, sir. Amuhay ka, so okay lang. May problema. Thank you, Ged. Thank you, James. Thank you, Giselle. Oh, oh, yes, 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 yes. So thank you guys. Thank you. Good evening. Bye. 34 na. Good night. Gian, may pag-anik matapos.